mo na kapag konting supply lang, nag-iinit na siya, pabalik ulit sa system icing, flak ulit, babalik na naman ha. Kaya pala sir, pag magbubukas ng TV, matagal bago magka-image. Matagal, kasi nga, isusunod nyo pa. Pero, mas lalo ang TV, nabuksan mo yung TV na isang buwan, isang linggo mo hindi binuksan, ikumpara mo ito sa TV na kabubukas mo lang kagabi, pagsabayin mo yan. Hindi ah, alin na mas muna magbubukas? Yung nakapahinga. Yung may ginagamit mo. Kasi automatic yan, yung mga kapasitor niya may punto pang kuryente. Hindi katulad ng mga isang buwan na, automatic yung kuryente, susupply niya muna sa kapasitor. Susupply niya muna lang. Mag-ipon pa, mag-ipon pa. Niya ilalabas ulit. Sinusupply niya, pa hindi katulad nito iba. Kasi kagabi ko lang ginamit o kanina lang, automatic yan, may supply pa yan. So pagdating yan, hindi na ako masyado magpupulo ng kapasitor kasi meron pa akong laman eh. Distribute agad. Ganun na yung nangyayari. So ganyan yung gamit ng ating yoke. Sana mas naintindihan nyo ba yung yoke ngayon kumpara kung bakit meron tayong yoke. Sakit ng yoke. Halimbawa, pag pinalitan nyo, alin ang titingnan ng coding? Pag nagpalit kayo ng yoke, much better dalhin nyo to. Kasi may coding yan. Ah, may coding. Oo, may coding. Yung iba kasi yung ibang technician, pwede yun eh. Kumukuha sila ng ibang yoke. Ang problema, hindi lahat ng model ng TV, may ganyan kahit tama yung bilang ng windings nila. So, ang ginagawa nyo iba, ginagawa ng paraan. Kakapalang ko to, hanggang sa tumama na lang. May ganun. Kakapalan ko yung goma. Or kaya limitisan ko yung goma. Ay, kulang ah. Hanggang dito lang ang screen ko ah. Ang gagawin ko ngayon, limitisan ko yung goma, tutulak ko ah. Makul. Yun na nangyayari. Kaya lang, ingatan nyo kasi magkakaproblema kayo pag dito. Hindi naman kasi color-coded lahat dyan eh, ganun. Check nyo rin mabuti. Kung yung green, yung linya ng green, pupunta ba sa horizontal? Yung linya ba ng ano, pupunta ng vertical? Baka mamaya baliktad naman. Eh, di ba baliktad, masusunog lang yung yoke nyo. Akin binibili ng buo. May nabibili ng buo. May buo na yan eh. Kaya, kasi pag ang rewind, ganun din. Hindi nila mabibilang naman lahat yan eh. Hindi saktong bilang ang nabibili. Kasi, eto, sumobra ka lang ng dalawang ikot. Tatlong ikot, iba na. Diba? Iba na yung mangyayari dyan. Automatic yan, sumobra ka ng mga limang ikot, magdadagdag ka na nito. Dadagdag ka ng goma, papatungan mo na mas malabas. Sobra na yung image. Yun ang masakit dun. Kasi kung sa isang side ko lang mapasobra ko na, sa vertical ka lang winding napasobra. So adjust ko sa vertical, yung dito naman sa horizontal. Isa gila dyan ang problema. Paano may i-adjust ngayon yun? Pag gano'n, patagilid. Oo, kasi yung total makakainin naman, makawala diba? Naman. Kaya mas maganda kung ano yung binigit kong ganito, just yun ang buo. May coding naman yan eh, titignan nila ano yung buo. Dali na lang sila yung yoke na. Oo, yun ang ganda pinaka ano. Dali na kayo sa shop ni Chen, marami nabibilan ng yoke sa Raon, sa Digo, walang problema dyan. Pwede kayong bumili na kahit saan. Ang mahalaga, dala nyo yung yoke. At ang tanong, bakit kayo bibili ng yoke? Sira ba talaga yung yoke na yun? Baka sa HL, sa mga physical appearance niya, tinitingnan lang namin. Kasi may green na sa loob. Ano yung green sa lumot na? Lumot na. Kapag may green na yan dito sa loob. Kasi kahit yan, so kahit yung pa rin yan, sir, bakit yung may nakalumot siya sa loob siya ng parang kulay green? Sir, pwede rin yun. Nagmumoist ba yun? Nagmumoist din minsan. Yan sa mga inalat. Ipak natin nyo, pag may nakita na kayong kulay green. Or kaya, mapapansin ninyo, yung isang part ng hinang ng wire, makintab ng masyado, iba na. Iba sabihin, natatanggal na yung coated. Normal eh, kasi umiinit eh. Well, sa uminit, coated lang to. So, uminit na uminit, ang mangyayari ngayon sa barnit, anong mangyayari? Nalulusaw. Once na nalusaw na, magsishirt na siya. Kasi ito, kahit anong gawin yung tester dito, wala kayong makukuha ng resistance. Wala yan. Pag meron tayo, magsishirt na. Hindi magulat siya pagbigla pumalap. Ito niya, kahit anong gawin niya, wala kayong makikita, wala nang nabigit dyan. Pag pumalo yan, pag pumalo,
pag tumalak pa, ayun. Sure fit na. Tanggal na yung coated, sira na siya. Papalit na naman tayo. Okay ba? So yun ang gamit ng ating yung. Alam niyo na rin ang supply na yung. Alam niyo na rin yung problema ng yung. Alam niyo yung physical appearance ng yung. Pagsira na o hindi pa. Diba? Pag dito sa labas, may nakita na kayong medyo iba-iba na yung sura niya. Para tanggal na yung kote, sira na rin yan. So tinanong ni ma'am, anong windings meron dyan? Vertical po ma'am, tsaka whole tank. Winding. Ano ang gamit niyan? Kalimutan ka agad. Image po. Ang pao niya gawin mo. Parang sa vertical shock. Ano nga yun? Pagpagsakan na agad kaya siya. Ang left room. Minsan, di ba sa ibang TV kapag parang malabo, di ba parang umaangat yung set, tapos may mga guhit-guhit na lumalabas. Yung vertical yung TV. Yung vertical nga siya, yung vertical hold. Hindi. Pwede sa signal, hindi maganda yung pagkakuha ng signal. Ano, hirap talaga maghanap ng probe dyan. Madali ah, labas ka lang. Ano ka, awal. Ano pa ng awal. Ang problema na. Mayroon sa lumaba. Lumaba sa problema. Tanong sa'yo? Hindi ka na makakalabas eh. Trabaho daw sila ng yok. Trabaho ng yok, ano? To stretch na, diba? To stretch the beam line. Horizontal. Vertical and the image. I-image pa yun. Wala pang nag-image. Diba? I-stretch niya yung beam line. Diga, ano, horizontal at saka vertical. Kasi ang light naman dito, galing sa, pero pag naman, galing sa high voltage. So, yan yung gamit ng ating yok. Paano pag-test ng yok? Dapat meron tayong makikiwang. Resistance. Iba ang resistance ng vertical, iba ang resistance ng horizontal. Hindi sila dapat, halimbawa, nag-test ka sa horizontal, wala ka dapat makukuha ang resistance sa vertical. Pag mayroon sila ako, ay shorted na sa iyo. Marami pang paraan para malaman niyo kung ano ba yung tala sa iyo. Marami pang symptoms kapag sira ang yoke. Eh, yan eh, susimbat ni Tanji. Tanji, alam mo na ang gagawin mo.